totoo ba to? Nangyayari ba to? Sinabi ko nila kinay sa banyo, Bob! Nanalo ko! So, kilabot, oh. Ayan, nag-announce. Nandun sila nung time na yun. Siyempre, mababasa mo yung Mindanao tsaka Philippines. Si Ale lang nandun, representing Mindanao. Kasi si Direk was in a different festival naman. And ako kasi, nung nabanggit na yung mga iba pang nasalihan ng Mindanao for film fest, for international festivals, ano na yung schedule, puno na. Hindi ko na siya pwedeng maikambyo kasi syempre mga client, mga importante schedules na siya na book na 3 months ago. So hindi siya ganun kadali manipulahin. Kaya sabi ko, my God, bakit hindi ko to nakita? Sayang. Pero I guess, everything happens for a reason. Ngayon nga iniisip ko, baka kung sakaling nandun ako at tinawag ang pangalan ko, baka hindi ako umabot sa stage na himatay na ako. Nagkaroon ako ng anxiety attack kasi hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Baka inuhog pa ako sa pagtanggap. Alam mo yun, yung, hindi ko alam eh. Pero at least, ngayon yung kaya kong magpasalamat ng sapat, payapa at tama. Kasi unti-unti siya nagsisink in sa akin. Tapos unti-unti ko nare-realize yung laki niya. Kasi nung una, hindi ko naman siya naiisip kung gaano ba ito kalaki, gaano ba siya kalawak. Pero kaya pala, sobrang in love si Pop Shirayan at sobra siyang proud siya. Kaya nakapag-post siya ng sobrang sexy na yun. Sobrang nakamiss, nilike talaga agad namin yun, Ma'am si Juday. Ano naman? Hindi ko nga ma-repost eh. Parang nahiya ako ganyan. Pahiya ako nalang asama ko yung mag-post. Kasi pag ni-repost ko, parang namang sexy-sexy ako sa sarili ko, di ba? Pero ang sexy-sexy... Gandang-ganda lang ako sa sarili ko. Yung sige, bigay ko to sa asawa ko. Kasi parang sexy-sexy naman siya sa akin. Pero kinilig ka na naman siya, Jidah. Opo naman. Di ba? Kung hindi. Di ba? Napaka-manhid ko naman kung sabihin ko, carry lang. Siyempre, iba yun pag yung asawa mo na yung nagpo-post, di ba? Correct. Pero ang sexy mo at ang ganda mo talaga nun. Gawin ko kaya yun, magganan-ganan ako. Pero ngayong umaga kasi, hindi lang yung award na ito ang dapat nating i-celebrate. Dahil ngayon, nagbabalik Metro Manila Film Festival din si Ma'am si Juday. Yes! After 7 years sa pelikula pa rin Mindanao. Ano ang pakiramdam mo, Ma'am si Juday? Na-excite naman ako. Na mapapanood to ng buong Pilipinas talaga ng MMF. Na wala tayong gagawin kundi panoorin lang ang mga pelikulang Pilipino. Kasi ang lakay na ng pinagbago ng MMFF. Iba na yung... Dati kasi every year meron talagang entry. May time pa na 2 movies at a time na super ko naman na-enjoy. Pero syempre, alam mo yun, pagka naging pamilyado ka na, naging nanay ka na, tapos napagdaanan mo na siya lahat, kakalma ka na eh. Kakalma ka na, re-relax ka na. Papanoorin mo na lang sila from afar kasi alam mo na yung pagod na yun eh. But at some point, you'd also want to experience it again para malaman mo ano bang bago? Ano bang binago nila? So I'm excited and I'm happy na nakasali kami dito kasi napakagandang timing na maipakita sa mga tao ang Mindanao dahil oras na ipakita naman na ano ba talaga ang pinagdadaanan nila. Yes. Intindihin natin sila. I'm sure hindi lang to kurot, suntok to sa puso talaga pag napanood natin ito. Excited na tayong lahat, Mindanao! Yes! Narinig nyo na! Maganda!